Si Kim Soo-hyun ay isang internasyonal at kilalang artista na Koreano na kasama ang maraming talento tulad ng pag-arte, pagkanta at pagmomodelo. Ang 32 taong gulang na heartthrob na nakastar bilang nangunguna sa maraming mga hit drama, nagsnag ng maraming mga parangal at umikit sa ating mga puso. Si Kim ay nakakuha ng 4 beses na Baeksang Arts Awards para sa kanyang trabaho. Sa edad na 24, nanalo siya ng pinakamahusay na aktor para sa Moon Embracing the Sun noong 2012. Pagkalipas ng 2 taon, nakakuha siya ng mga parangal para sa Next Actor in Film, Popular Actor in Film and Popular Male in TV for My Love from the Star and Secretly, Greatly. Narito ang 14 facts na maaaring di mo alam about Kim Soo-hyun. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutan mag-subscribe at ay hita ang like and share para updatean kayo sa mga bago kong video. Pang-una, si Kim Soo-hyun ay ipinanganak noong 16 ng Pebrero taong 1988. May taas na 180 cm at may timbang na 65 kilo. Pang-dalawa, siya ay isang introvert. Ang isang introvert ay madalas na isang tahimik na kalaan at maalalahanin na individual. Ang introvert ay minimally stimulating environment. Kailangan nila ng oras na mag-recharge. Ito ang dahilan kung bakit hinikayat si Kim ng kanyang ina na kumuha ng mga klase sa pag-arte sa panahon ng kanyang taon sa high school upang matulungan siyang pagtagumpayan ng kanyang introverted personality. Pangtatlo, ang kanyang ama ay si Kim Jong-un at ang nangungunang mga awit ng banda noong 1980s na Seven Dolphins noong 2009. Naglabas siya ng isang pop song na Opa Is Here. Pang-apat, ginawa ni Kim ang kanyang acting debut sa telebisyon na may suportang papel sa family sitcom noong 2007 na King Chichi's Smile at noong 2008. Nakakuha ng pangunahing papel sa drama ng kabataan ng PBS, ang Jungle Fish, batay sa isang totoong kwento. Inaatasan ito ang mga seryosong isyu ng pagdaraya sa paaralan. Mga pamantayang pang-akademikong pamantayan at interactive na pag-vlog sa isang sariwang paraan. Ang tula ay nanalo ng maraming mga parangal, kabilang ang Peabody Award. Panglima, si Kim ay naging isang pangalang sambahayan noong 2011 matapos mag-star sa teen musical drama na Dream High. Siya ay gumanap ng isang bungkus ng bansa na naging isang henyo sa musika. Ang dula ay nagdala sa mataas na domestic rating at naging tanyag din sa ibang bansa sa nanalo ng ilang mga parangal na pang-internasyonal. Bilang nag-iisang batang artista sa isang cast ng mga idolo, nag-aral si Kim ng pagganta at pagsayaw sa loob ng 3 buwan sa JYP Entertainment upang maisagawa ang mga kinakailangang eksena sa drama. Naitala niya ang 2 kanta para sa soundtrack ng drama, ang kanyang solo na Dream On, pati na rin ang pamagat ng track na Dream High, kasama ang natitirang cast. Pang-anim, ang katanyagan ni Kim ay nag-skyrock sa kanyang pag-star sa hit period drama na Moon Embracing the Sun bilang batang King Lee Wanta. Ang drama ay nagtala ng isang ranggo ng 42.2% na siyang nagbigay ng katayuan bilang pambansang drama. Pang-7, salamat sa kanyang maamong hitsura. Siya ay naging hari ng mga endorsement ng produkto noong 2012. Nagtakda siya ng isang talaan para sa 17 na mga produkto nang sabay-sabay na kumita sa kanya ng isang napakalaking 6 na bilyong won, 5 milyon US dollar. Pang-8, ginawa ni Kim ang kanyang big screen debut sa star-studded heist film na The Thieves, ang Korean version ng Ocean's 11 sa higit sa 12.9 milyong mga benta ng tiket. Ang pelikula ay naging 2 pinakamataas na grossing na pelikula sa kasaysayan ng pelikula ng Korea.
pang-siyam. Si Kim ay nakasama sa ilalim ng listahan ng Forbes na 30 under 30 Asia 2016 na list na binubuo ng 30 influential na mga taong wala pang 30 taong gulang na may malaking epekto sa kanilang mga larangan. Una siyang isinama sa listahan ng Forbes Korea Power Celebrity noong 2013 na naglalagay ng ika-apat at kasunod na ranggo sa pangalawa noong 2015 at ika-lima noong 2016. Pang-sampu noong 2015, ipinahayag sa publiko na si Kim ay mayroong isang paternal na half-sister na si Kim Juna na isang mga awit. Panlabing isa, si Kim may isang taong mahilig sa bowling. Nag-apply siya upang maging isang profesional na bowler noong Oktubre taong 2016. Nagkaranggo siya ng 114 na mga kalahok sa kanyang unang tryout na paligsahan, ngunit nabigo pagkatapos ng pangalawang round. Natinapos sa 200 puntos na kinakailangan upang maging kwalipikado na may 192.3 lamang. Panlabindalawa, taang pinsan niyang si Lisa Rang, tunay na pangalan na Lee Jae-hyun, taang nagdirekta sa kanyang pelikula na Real noong 2017. Panglabintatlo, nagpalista si Kim bilang isang aktibong sundalo ng tungkulin at sinimulan ang kanyang serbisyo sa militar noong 23 ng Oktubre taong 2017. Pumasok siya sa isang camping militar sa Paju. Lalawigan ng Gyeonggi upang makumpleto ang kanyang pangunahing pagsasanay sa huling bahagi ng Nobyembre taong 2017. Inihayag ng kanyang ahensya na nakumpleto na ni Kim ang kanyang 5 linggo na pangunahing pagsasanay na naglalagay ng ika-apat bilang isang natatanging trainee. Siya ay naatasan sa First Reconnaissance Battalion upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin noong Pebrero taong 2019. Nakatanggap si Kim ng isang maagang promosyon bilang isang sarhento para sa kanyang pambihirang pag-uugali sa militar. Si Kim ay na-discharges noong 1 ng Hulyo taong 2019. Panlabing-apat, ang mabait na aktor ay nag-donate ng 1.2 milyong yuan, nagkakahalaga na $200,000 sa China Children and Teenagers Fund, na naglalayong mapagbuti ang kalidad ng buhay ng mga hindi gaanong pribilehiyo na mga bata noong Pebrero taong 2020. Nag-donate din siya ng 100,000,000 won, $81,000 upang makatulong na maiwasan ang karagdagang pagkalat ng sakit na COVID-19. Sa ngayon, matapos na magpahinga sa kanyang karera sa loob ng 20 buwan, si Kim ay gumagawa ng isang comeback to upcoming TV and romantic fantasy drama na I'm Psycho But It's Okay, mas kilala sa Ingles bilang It's Okay to Not Be Okay, na ipinapalabas sa Netflix mula noong 21 Hunyo. Maraming salamat sa panonood at magyaring suportahan ang aking channel.